rider na pupunta, titikita na lang natin. Pag wala, itutow natin. Grabe na lang to. Ay, makikita nyo naman ang daan, napakasikip, magkaroon ng emergency, mukhang hindi makakapasok ang bumbero. Kaya kailangan natin umusin. Hindi natin kung kayo dumating emergency na yan. Malayo pa lang po mga kababayan ko, makikita nyo na po, kaliwat kanan po yung mga nakaparadar. Paalis na! May driver na nakasakay. Walang driver yan, pwede nyo. Pag may driver po, pwede namin tigitan yan. Magandang umaga po sa inyo lahat. This is Vimor TV. Today is Thursday, 11/19/2020. At ayan na, panibagong update naman po sa ating balitang kalsada ngayong araw. Ano? Time check po tayo, alas 8:02 po ng umaga. Okay, nandito tayo sa Tayuman Street Corner po ng Jose Abad Santos. So, inabutan po natin yung sasakyan dito. Ayan, nakapabalagbag po yung kanyang pagkakaparada. Okay. Ito po yung itsura ng buong sasakyan guys, takaharang pa po sa isang driveway. Okay, kung paano po natin masasabi na don't block the driveway kung ganito naman po yung kanilang ginawa. Pati po yung bangketa po kanilang pinaradaan. Okay, ayun na po yung notice. Okay, shoutout po sa ating DPS, ayan sila. Sir, paano na lang? Okay, nandito po tayo sa Novo po, no? Dito sa Tayuman, corner po ng Rivera Street. Okay. Pedestrian lane yan, no? Pedestrian lane. Okay, sinasakot na rin nila yung pedestrian lane dahil dito illegally parked yung mga jeep. And illegal terminal din. Isang Mirage G4 po, nandito rin mismo sa tapat ng Novo. Ayan o, bangketang bangketa. Pagkaganito naman po napakahirap naman po para sa ating mga kababayan na maglalakad dito kung ganito naman yung pagkakaparada nito. At also, tapat po ng pedestrian lane. Let's go! Okay, barangay complaint po yung ating pupuntahan dito dahil napakarami daw pong illegally parked na nakaparada dito sa kalsada. Alright, so magtutungo muna po tayo sa barangay upang magbigay ng coordination, ano? Okay, with the assistance of SPO4 sa landanan at ang kanyang mga kasamahan and also ang ating LTPB enforcer. Okay, so may mga enforcer po tayo. Kung sino man po yung mga madadatla na may driver po ay mabibigyan po ng ticket and also kasama na rin po yung mga tricycle at motorsiklo. Sisimulan na po ng ating mga kawani ng gobyerno na mag-clamp at saka manikit. So street po natin, Guidote Street, Toyota Innova kulay pink po. Isang Toyota Yaris. Saka yun na po, kinaklamp na rin po yung isang Avanza. So, magandang umaga, paano po yung mga ano, yung mga motorsiklo at saka tricycle na madadatlan natin, sir? Kung may driver na
pupunta, titikita na lang natin. Pagka wala, itutuw natin. Yun, maraming salamat po. Pangalan po nila, sir? Rodel Carmen, yun. S1 Operation. God bless, sir. Maraming salamat po. Ano? Titingin lang natin. Okay, dalawang truck po na magkaharapan, mga kababayan. Dami dito. So ayan po, kaliwat kanan may harang pang nakalagay. Ayan ho. Ito, club to. Okay, operation po guys. Kung dati po pag may driver pinapalis dahil sa may kasama daw po tayo ng enforcer, ayan po, ticket po dapat. Kasi yung magpa-ticket ni sir, nilagyan po ng clamp. Ay, tawag po sir, may reklamo po. Baka naman pwede mo yung... Okay, so ayan na po yung isang sasakyan, isang adventure. Ayan po, naklamp po. Ayan, check po nila lahat ng naklamp kung mahigpit po o maluwag para sigurado pong hindi makakalas ng ating mga kababayan na gustong baklas nitong mga naklamp. Makikita nyo naman ang daan, napakasikip. Magkaroon ng emergency, mukhang hindi makakapasok ang bumbero. Kaya kailangan natin using. Huwag na tingin kayo dumating emergency na yan. Saka meron tayong direktiba galing sa Department of Internal Government through your mess kung Moreno na linisin at inabas ang kalsada. Dapat yata bago magkasakyan, parking muna. Yes. Kaya napapansin mo, tignan mo yung kalsada natin. Monday, maliit ko na sakyan kakasap. Pagkatak ng bumbero, wala na. Maraming salamat, sir. Mabuhay po kayo. Okay, remain po, Gidauti Street, Rodriguez Street po itong kabila. Okay, malayo-malayo pa lang po mga kababayan ko, makikita nyo na po, kaliwat kanan po yung mga nakaparada dito. Paalis na! Okay, so ayan po hinihingi po yung kanilang mga lisensya. Sir, magandang umaga po. Ano po yung ibibigay po ninyo na violation sa kanila, sir? Ah, sir, obstruction lang po, sir. Okay. Dahil nakaharan sila sa daanan ng mga kasama natin. Maraming salamat po. Okay, po, sir. Okay, so yan na po yung mga sasakyan na wala pong driver. Nilagyan na po ng clamp. Ito po yung pagpapatuloy na pagpapatupad ng mandato ng DILG. So ito po ay batas ng Pilipinas na pinapatupad ng ating mga enforcer ng MTPD. Ito po, kita nyo naman po, naka hardcover pa po. Driver na ito. Pwede po yan. Kung wala po yan. Wala po yan. Ano po namin ginagawa namin?
tayo pwede sa magano na ano. Kung ano po yung magiging priority ng puro natin, yun po inalagay natin doon. Hindi po natin pwede paguhin yung priority natin doon. Magiging ticket kayo sa hotel na biyahe, baka mahuli mo. Dali lang po. Kasi ano to, ulag muna pa eh. Dali lang po. Ano ba mahuli mo ng ticket? Hindi yan po. Hindi yan po. Magkano yung tubot yan? Hindi ko po sa lalam eh, sa kitulo lang. Mababa lang yan sir, pero bilhin na natin. Pwede lang kung mahala ng kasi. Kahit ano sir, basta tutubusin niyo po ako ng kitulo. Ilan days yan? 5 days, 14 po sir. Pwede gamitin sa MDA yan? Pwede na. Makikita po natin wala na po tayong clamp mga kababayan. Naubos po lahat simula po sa Buendia Street doon tayo nag-start. Papasok ng Buendia Street bago tayo nag Guidotti Street. Ayan, dumaan muna po tayo sa barangay bago tayo nag-proceed sa operation. Shoutout po sa ating mga kapulisan na patuloy po nga nagbibigay ng servisyo na maayos sa atin. Okay, nandito po sila lahat para ano. Ayan, Officer Salanda na SPO4, ayan po yung kanilang grupo at tag-aarang po sila ng mga motorsiklo na walang helmet and also po verification.